Apong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na maitaguyod ang sandibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamahalin ang kanilang mga inapo, ang kanilang mga magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan,
at alang-alang pa rin sa kanila, ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi, at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tingna ang lakat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibkas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila ay pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya sinabi niya sa puno ng igos,
wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito ay narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon. At ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao, sinabi niya, nasusulat ang aking bakay ay tatawagin bakay dalaginan ng lakat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Bukat noon, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lakat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagakan, pagdating nila, pagdaan nila, nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat. Na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito ay gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang kingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na matanggap na ninyo iyan at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo ay mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo
patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, maraming ibig ipaalaala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Subalit, tatlong paalaala lamang ang ating pag-uusapan. Ang una, kailan disappointed ang Diyos sa atin? Kung tayo ay pumapasok sa simbahan, hindi naman natin binabati ang Diyos kung hindi naman natin siya kinakausap. Diyan, nadi-disappoint sa atin ang Diyos. Ikalawa, kung malaki daw ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pananalig sa Kanya, anuman ang ating kikilingin sa Kanya ay ipagkakaloob sa atin. At ikatlo, kung tayo ay mapagpatawad sa lakat ng ating kapwa, lagi tayong papatawarin ng Diyos sa atin mga pagkukulang sa Kanya. Yan ang tatlong paalaala ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo. Magsitayo po ang lahat. Minamakal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang Kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa Kanyang mga batas. Ang ating tugon, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa Kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming makabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin namin, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging tukot katawan mo. Jesus Nazareno, alakatin namin, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambakin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay makapag-akin ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang sumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick,
aming tagapangasiwa at nang tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsalukan ay magdulot ng aming pakikilakop sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulugod namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.